Talagay ko, masusunugan ako ng cake. Pero bahala na, let's cross our fingers. Wait, nandito ka ba para sa aking 1,000 peso giveaway contest? Kung ganon, you have to watch the whole video. Or pwede ka rin pumunta sa end ng video na to para malaman mo kung ano yung step number 3. Pero kung hindi mo alam kung ano yung contest, puntahan mo tong link na to. O di kaya, panoorin mo yung video bago yung video na to. Magandang araw mga kakarampot and welcome na naman sa panibagong vlog. At Happy Mother's Day nga pala sa lahat ng mothers, grandmothers, great-grandmothers, titas, mga single fathers, at higit sa lahat sa aking nanay. Happy Mother's Day, me! I love you! At para sa vlog natin ngayon, day 50 ng ating quarantine, tayo gagawa ng isang Mother's Day special na cake. At hindi basta-basta cake. Dahil itong cake na itong gagawin natin, hindi mo na kailangan ng oven para lutuin. Okay? Ang kailangan mo lang gamitin, rice cooker. Yes, tama yung narinig nyo. Dun sa mga gustong mag-bake ng cake, pero walang oven, pero may rice cooker, pwede na kayong gumawa ng cake. Sa pamamagitan ng, syempre, rice cooker. So, ano pang hinihintay nyo? Let's go! At para sa ingredients ng ating recipe for today, ang kakailanganin natin ay 2 cups of all-purpose flour, 1 tablespoon ng baking powder, 1/2 teaspoon ng salt, 2 tablespoon ng sugar, gatas, at 2 itlog na mamaya ay ibabatil natin lightly, lightly beaten eggs. Actually, kung meron kayong self-rising flour, di nyo na kailangan itong flour, baking powder, at salt. Pero dahil wala tayong self-rising flour, gagawa tayo ng self-rising flour gamit ang 3 ingredients na ito. Ito na siguro ang isa sa mga pinakamadaling recipe na gagawin natin sa vlog na to, mga kakarampot, no? At ang paggawa ng self-rising flour, kung wala kayong mabiling self-rising flour, ay napakadali lamang. Ilagay lamang ang flour sa isang mixing bowl. Tapos, ilagay yung baking powder. At yung 1/2 teaspoon ng fine salt. Mas maganda ang fine salt, mga kakarampot. Pero kung wala naman, pwede naman na siguro ang salt. Ayun. Tapos, whisk, whisk, whisk. Ganun lang. Tapos, pwede nyo itong i-store for up to 100 days. Hindi kasi pwedeng magtagal pag ginawa mo lang yung self-rising flour on your own. Hindi siya pwedeng magtagal na i-store kasi mag-i-interact yung baking powder dun sa ibang ingredients at masisira siya. Ayan. So ito na ang ating self-rising flour. So ito na yung egg na lightly beaten. Ilagay na natin siya sa mixture. Kung meron kayong nabiling self-rising flour, ang measurement ng self-rising flour na ilalagay nyo ay 2 cups lang. So, ilagay na rin natin yung ating sugar. Medyo ang ating sugar ay kumpol-kumpol. Dahil nabasa. Ayan. Tapos, whisk, whisk, whisk. Tapos, kunin yung gatas and add just a little bit every now and then hanggang makuha nyo yung consistency na gusto nyo. 1 eternity later. Keep mixing milk
milk. Hanggang makuha niyo yung consistency na gusto niyo. Okay? And then keep whisking and whisking hanggang mag-incorporate lahat ng ingredients. Ayan, bumukha na siyang dough, di ba? Ayan, nice. A few moments later. Kunin niyo na yung rice cooker. Siguraduhin yung wala siyang lamang kanin. Kundi lagot kayo sa nanay nyo. Mother's Day pa naman. Isa sa mga tricks na ginagawa ng iba, nililinyahan ng butter or oil yung rice cooker para hindi masyadong magdikit-dikit yung hindi didikit yung cake pag luto na siya at madali siyang kunin. Huwag niyong damihan kasi hindi naman tayo nagpiprito. Pwede rin namang wala. Pagkatapos niyan, ilagay na yung ating dough dun sa ating rice cooker. Ito wala tayong nilagay na flavorings. Pwede ka rin kayo mag-experiment with flavorings dito. Tadaan! At ang next step, ilalagay natin siya dun sa rice cooker. Kung saan, sa rice cooker nito, yung rice cooker body. Takpan, tapos i-on. Parang nagsasayang din tayo ng bigas. Pero, mamaya, pag pumunta na siya from cook to warm, at sa tingin nyo, hindi pa siya luto, i-press nyo ulit. So, hintayin muna natin siyang maluto. Okay? Ganun lang kasimple. At syempre, dahil matagal-tagal pa bago maluto yung ating cake o mabake, ano bang tamang word doon kung hindi natin siya i-bake, pero gagamitin yung rice cooker. Habang hinihintay natin mabake cook yung ating cake, syempre, maghuhugas muna tayo ng mga nagamit natin kanina. Bale, kung i-check nyo siya, huwag nyo bubuksan yung takip. Kasi kung bubuksan nyo yung takip, lalabas yung init. Mas lalong matadagalan tayong mag-bake cook. So, nakita nyo yung butas ng takip. Huwag nyo na lang ipasok yung stick. Medyo malapit na, pero hindi pa pwede. So, minsan mapapansin nyo, parang hirap siyang bumabalik siya pag pinipress nyo. So, ang gagawin nyo pag ganitong nangyari, okay lang, wait nyo lang. Mamaya pwede na siyang i-press. One eternity later. So yun guys, nakailang press din tayo kanina ng cook button ng ating rice cooker. Siguro nakaano ko, 5 or 6 na beses ko siyang trinay na i-press. Depende sa rice cooker. May mga rice cooker na hindi nyo ma-press agad, medyo bumabalik. Hintay kayo ng a few more minutes, i-try nyo ulit. Pero ngayon mukhang okay na siya, so gamit ang stick at ipapasok na natin through the hole of the takip. Tingnan natin kung pwede na. Yan, wala nang sumama guys. So, ibig sabihin, okay na. Akala ko masusunugan ako, wag naman sana. So, yun, pwede na natin siyang i-unplug at buksan yung takip. Yan, wow! Yummy! Yum, yum, yum! So guys, ito na yung cake natin. It's not the best looking cake in the world, pero semi-successful naman siya.
Kasi medyo nasunog yung yung pinaka-surface na dinikit na dun sa rice cooker. I think ang sabi kasi kung ayos na natin nakakarampot. Not bad for my first cake. So yan guys, binigyan natin ng icing at apple slices para maging presentable naman ng konti. So yun. At wait, bago ko makalimutan pala yung ating 1,000 pesos giveaway contest sa channel na ito. So mamimigay nga ako ng 1,000 pesos sa isang lucky subscriber. Yung mechanics nasa video, bagong video na to. Okay? Nasa previous video. Pero yung third step, nandito sa video na ito. So, ang third step, bilangin kung ilang beses lumabas sa video na ito ang emoji na to. Okay? Ito yung care for my panabong emoji na gawa-gawa ko. Okay? So, bilangin kung ilang beses siyang lumabas sa video na to. Kasama na rin ito, siyempre, sa bilang. Okay? At baka may madagdag pa, malay nyo. So, watch the whole video, bilangin kung ilang beses lumabas yung emoji na to, at tapos i-comment kung ilan ang bilang ng emoji na nabilang nyo, at may hashtag pa rin na Jason Bagni Vlogs. At dyan ko pipiliin ngayon yung mga mananalo. Pero syempre, kailangan na kumpleto nyo lahat ng 3 steps. Unang step, panoorin nyo yung unang video. Alright, so hanggang dyan na lang ang ating video for today. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa pagtsatsaga. Kahit na pumalpak tayo today. So, pagbubutuhin natin next time. So, hanggang sa muli. Maraming salamat. Paalam!